Hello mga kaibigan, welcome back to our channel. Kapag nagustuhan niyo po ang channel na ito, please subscribe and touch the notification bell. Hello mga kaibigan, welcome back to our channel. Ngayon pong araw na ito ay special na araw dahil may bisita po tayo. So ang ating pambansang bayani, opo, si Dr. Jose Rizal. Ngayon po, kakapanayan po natin or interview po natin siya tungkol sa mga bagay-bagay sa kanya at kung ano ba ang ginagawa niya sa buhay niya at kung sino pa talaga si Dr. Jose Rizal. So, ngayon po, hindi ko na po matatagalin, tawagin na po natin si Dr. Jose Rizal. Hello po, Dr. Jose Rizal. Kamusta po kayo? Hello mga kababayan ko. Nakahanda na akong sagutin ang mga katanungan na tatanong sa akin ngayon. Kaya sana para po sa unang po katanungan, Dr. Jose Rizal, sino ka nga po ba talaga? Ipakilala mag po sa amin kung sino ba ang iyong pamilya at sino po talaga si Dr. Jose Rizal. Ako nga pala ay si Jose Protasio Rizal Mercado y Rialonda. Ipinanganak noong June 19, 1861 sa Calamba, Laguna. Ako ay anak ni na Ginoong Francisco Mercado at Ginang Teodora Alonso. Ang mga kapatid ko ay sina Saturnina, Pasiano, Narcisa, Olimpia, Maria, Concepcion, Trinidad at Soledad. Ang asawa ko naman ay si Josephine. Ngayon po ay mas kilala ka po namin ngayon dahil sa sinabi mo sa amin. Dr. Jose Rizal, bukod po sa iyong pamilya, sa iyong asawa, ano nga po ba ang pangalan ng iyong alagang aso nung bata ka pa? At siyempre po, Dr. Jose Rizal, ano po ba yung isa sa tula na naisulat mo na tumanim po ng matindi sa mga Pilipinong matulad namin? Pwede po bang malaman? Magandang katanungan. May mga alaga akong mga hayop noon. At ang isa nga doon ay yung aking paboritong aso. Ang pangalan niya ay si Braganza Usman. Mahilig kami maglaro at magtatakbo sa aming bakuran at paborito ko siyang yakapin at hawakan. Ang isa sa tula na hindi ko makakalimutan ay sa aking mga kababata, mabibigay po ko ng isang linya mga kabayan. Ang hindi magmahal sa kanyang salita, mahigit sa hayop at malansang isda, kaya ang marap at pagyamaning kusa na tulad sa isang tunay na nagpala. Tunay nga pong kahangahanga ka, Dr. Jose Rizal, dahil mapagmahal ka sa iyong mga alagang hayop. So yung paborito paso na si Usman. Tapos maalang ka rin kung gumawa ng tula. Ngayon po, Dr. Jose Rizal, ay magtatanong pa po ako sa inyo. Dr. Jose Rizal, ano po ba yung dalawang lobelang isinulat na nagpamulat sa mga Pilipino para maging mas makabayan sila at yung samahan ay tinatanggol po? Ano po ba yun? Pwede po namin malaman. Ang dalawang lobelang sinulat ko ay ang No Limit Angere at El Filibusterismo na nagpamulat sa mga mamamayang Pilipino. At nagtatag din ako ng isang samahan na tinawag na Liga Pilipina noong July 3, 1892 na lalo pang nagpaigting ng hangarin ng mga Pilipino para magising ang kanilang mga tatwa. Aming pampansang bayani, Dr. Jose Rizal. Ngayon po ay malinaw na po sa amin kung bakit yung sinulat ng Lord Metangere at NPP at kung bakit po kayo nagtatag ng Liga Pilipina. Pero ano po ba nangyari after nung tinatag niyo yung Liga Pilipina? Saan po ba kayo pinakulong or pinatapo noong mga panahon na yun? Dahil nga kasi nga, naging mahilid na ando po sa inyo ng mga pastila noong mga panahon na yun. Saan po ba? Pwede po ba namin malaman? Dahil sa galit sa akin sa pagtatatag ko ng La Liga Pilipina, ay pinakulong ako sa Port Santiago noong July 6, 1892. At di rin nagtagal, ay pinatapo naman ako noong July 14, 1892 sa Dapitan kung saan ay nanatili ako doon. Ah, ganun po ba? Sa Port Santiago pala. At syempre sa Dapitan na patapon din po kayo. Noong 4 taon din po pala kayo nag-stay. Pero, Dr. Jose Rizal, nung bago kayo bawian ang buhay, balita ko po may sinulat po kayong isang sulat na lalong nakapagpaging ng galit ng mga Pilipino sa mga Kastila, sa mga dayuhan. Lalo na po si Andres Bonifacio o si Andres Bonifacio. Ano po ba yung isinulat nyo at bago kayo mamatay? At syempre, ano po yung saan po pala kayo pinarusahan? Pwede po ba naming malaman?
Bago ako bawian ng buhay, ay naisulat ko pa yung mi ultimo adios na mas kilala nyo sa tawag ngayon na huling paalam na sinulat ni Andres Bonifacio. Dahil dito namulat lalo ang mga Pilipino, lalo na ang grupo ng KKK. At noong Disyembre 30, 1896 sa Bagumbayan o mas kilala sa tawag ngayon Luneta Park o Rizal Park, doon ako binawian ng buhay. Dr. Jose Rizal, muli pong katanungan bago po tayo matapos. Naniniwala pa rin po ba kayo na ang kabataan ang pag-asa ng bayan? Pwede po bang malaman niya ang inyong opinion? So makikinig po kaming lahat sa inyo. Naniniwala ako na ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Dahil kapag walang mga kabataan, walang susunod na henerasyon. Kaya sana sa mga kabataan ngayon, o kung ang tawagan nyo ngayon ng millennial, sana maging masunurin kayo sa mga magulang nyo at maging makabayan kayo palagi. Palagi magdasal sa may kapal dahil alam natin na pagiging makabansa at pagiging magalang sa kapwa ay pagpapakita ng tunay na pagmamahal. Tunay nga pong kahanga-hanga kayo, pambansang bayani. Bago po pala tayo magtapos ay binabati po pala kayo ng maligayang karawan dahil po napakalapit na po ng inyong 159th birthday. So ngayon darating po na June 19, 2020 ay 159 na po kayo. So, dahil po sa ginawa nyo, Dr. Jose Rizal, ay maraming mga Pilipino ang mas nakakilala sa kalayaan namin ngayon. So, salamat po pala sa contribution nyo sa amin at sa bayang ito na mas maraming mga tao o Pilipino ang nakakilala pa sa iyo. Salamat po at binigyan mo kami ng oras sa interview ito. Maraming po salamat, pambansang bayani, Dr. Jose Rizal. Maraming salamat sa iyong pagbati sa aking kaarawan at sa iyong panayam. At sa mga kababayan ko na nakinig ngayon, maraming salamat sa inyo. Sana ay maging huwarang kayong mga Pilipino sa bawat isa, mahalin ang kapwa, igalang ang kapwa, at mahalin ang Panginoon. So, salamat po sa oras na to. Paalam, mga kababayan. Mga kaibigan, ngayon ay mas kilala na po natin si Dr. Jose Rizal. So, yung ilan sa mga contribution niya tulad ng dalawang novela, yung No Limit Angere at El Filibusterismo, syempre. At syempre, dinalaman din po natin ang pabangalan ng paborito niyang aso. Nalaman din po natin yung kailan niya tinatagil na Liga Pilipina na nagpaiting po ng iwang makabansa ng mga Pilipino tulad nila Andres Bonifacio at ng iba pa. At nalaman din po natin kung sino-sino pa talaga yung mga kapatid niya, kung buong pangalan niya na napakahaba. Pero at least, ngayon, mas kilala na po natin si God Rizal or God Jose Rizal, ang ating pambansang bayani. Sa darating po na June 19, ayun nga po, ay pagkunila sa kanyang kaarawan sa 159th birthday niya po. Kaya po ginawa ko itong video na to. At syempre mga kaibigan, sa mga susunod, marami pa po tayong in-interviewin. So kapag nagustuhan niyo po ang video na katulad na to, please subscribe to our channel, press the notification bell, share or like naman po para updated po kayo kapag gumawa po kami ng mga bagong videos. Salamat po mga kaibigan sa oras at sa panahon na nilaan nyo para po pakinggan ang interview ko po kay Dr. Jose Rizal. God bless everyone. Bye-bye.